ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi matatawaran ang sakripisyo ng isang ina, sapagkat mula pagising sa umaga hanggang pagtulog sa gabi, tayong mga anak pa rin ang iniisip nila. Isang patunay na hindi lamang sila ilaw ng tahanan, kundi sila rin ang haligi ng tahanan na pwede nating sandalan. Ikaw, kabarangay, ano ang kaya mong gawin para sa iyong ina para tumbasan ang mga naging sakripisyo niya? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa iyo at sa mga nakatutok sa inyong programa. Nung minsan ko pong napakinggan ang mga kwento ninyo sa Spotify, na-inspired din po ako na magpadala ng liham sa inyo para i-share ang kwento ko. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Calvin. Yan po kasi ang nickname ko, taga La Paz po ako sa Leyte. Sa ngayon po ay 21 years old na ako at kasalukuyang nag-aaral sa kolehiyo sa kursong architecture. Papa Dudut, ang tiyahin ko ang nagpalaki sa akin. Mula nang kupkupin niya ako ay mama na ang gusto niyang itawag ko sa kanya. 7 years old na ako nung iwan ako ng nanay ko. Hindi raw kasi pinanagutan ng tatay ko ang tunay kong ina, kaya siguro nawalan siya ng amor sa akin. Buti na lamang at mapagmahal talaga si mama, kaya hindi niya ako pinabayaan. Lahat ng responsibilidad na iniwan ng biological mother ko ay siya na ang sumalo. Mula nang iwan ako ng nanay ko ay wala na akong naging balita pa sa kanya. Hindi ko na rin siya hinanap dahil kontento na ako kay mama at kina lolo't lola na lagi akong kinukumusta. Kahit nasa ibang bansa na sila ay hindi nila ako nakakalimutan, Papa Dudut. Sobra kong hinangaan si mama kasi 18 years old pa lamang siya noong kupkupin niya ako. Nag-aaral pa siya noon at nagpa-part-time job, pero hindi niya ako nagawang pabayaan. Noong nag-aaral pa siya ay kasama pa namin sa bahay sina lolo at lola. Pero nang makatapos siya ng pag-aaral, natuloy na sa pagmamigrate sina lolo at lola kasama ang iba pang kapatid ni mama. Si mama naman ay ayos na raw siya dito sa Pilipinas, kaya hindi na siya sumama pa. Sa tagal na naming magkasama ni mama ay naging malapit talaga kami sa isa't isa, Papa Dudut. Kapag magkausap kami ay para lang kaming magtropa. Mas gusto nga po niya na parang kaibigan lang yung turing ko sa kanya. Pero syempre hindi ko pa rin inaalis ang pagbibigay ng respeto sa kanya, dahil para sa akin, siya na talaga yung magulang ko, Papa Dudut. Nak, di ka ba nabubored dyan sa pinapanood mo? Replay na lang yan ang game kanina. Hindi na exciting kasi alam mo na yung resulta. Di ko napanood kanina, ma. May klase ako eh. Gusto ko lang makita kung paano nanalo yung paborito kong volleyball team. Sus, parang kailan ka lang nahilig sa panunood niyan, ha? Mukhang na-impluensyaan ka na ng best friend mo. Nga pala, ma. May itatanong pala sana ako. Ano yun? Pwede mo ba ako turuan magluto? Kahit simpleng potahe lang. Hmm? Para kanino ka naman magluluto? May nililigawan ka na ba, nak? Wala pa naman. Gusto ko lang talaga matuto. Wala pa, pero may bala ka na. Tama? Sige, kunwari na lang hindi ko kayo nakita nung girl best friend mo na magka-holding hands sa mall. Ha? Huh? Nakita mo kami? Oo, nakita ko kayo. Oh, ba't ganyan yung reaction mo? Wala ka namang dapat ikahiya eh. Binata ka na at alam ko rin naman na mabait yung best friend mo. Di ba't siya yung dahilan kung bakit ka pumapasok? Man naman eh. Sige, tuksuin mo ako ng ganyan. Pag ikaw nagkaroon ng manliligaw, minuminuto kitang tutuksuin. Sus, wala na akong planong magka-boyfriend. Kita mo naman, busy na ako sa trabaho ko.
Nasasabi mo lang yan kasi wala pang naniligaw sa'yo. Kung meron man, papasa naman kaya sa'yo. Bakit naman sa akin nakadepende yun, ma? Eh syempre, gusto ko yung makakasundo mo, yung makakabanding mo rin pag wala ako. Sus, kaya ko naman mag-adjust. Hindi naman magiging mahirap para sa akin yung paikisama. Mas challenging pa nga yata yung paghahanap mo ng boyfriend eh. Ilang taon ka na kaya? Ilang taon ng ano, ha? Subukan mong ituloy ang sinasabi mo, wala kang baon bukas. Ay, si mama na personal na. Wala namang ganyan, non. Takot ka pala eh. Uy nga pala, kumusta na yung pag-aaral mo? Malapit na midterms nyo ah. Nakapag-review ka na ba? Teka, paano mo nalaman, ma? Nakita ko sa exam permit mo. Nasa wallet ko yung exam permit ko ah. Pinakailaman mo yung… Bago ka mag-isip ng kung ano, nahulog yung wallet mo nung isang araw kakamadali mo. Eh ayun, nakabukas. Kaya nakita ko yung permit mo. Buti nga nakita ko bago ka makaalis eh. Kaya pala, nagtaka ako nun kung paano napunta sa bag ko yung wallet ko eh. Ang alam ko kasi, sinuksok ko yun sa bulsa ko bago ako pumasok. Ay, pero bukod sa exam permit mo, may iba pa akong nakita. Anong nakita mo, ma? Gusto mo talagang sabihin ko pa? May nakita akong condom sa wallet mo. Ma, hindi mo na dapat pinakikialaman yung mga bagay na yun. Anong hindi? Paano kung makabunkis ka, ha? Hindi porkit gumagamit ka ng proteksyon, 100% ng safe yon. Sigurado akong pinag-aralan nyo rin yan nung high school ka pa lang. Kaya sana naman, hindi mo makalimutan. 20 years old na ako, ma. Alam ko na yan kahit hindi mo sabihin sa akin. Eh so, ano, tatahimik na lang ako at hindi makikialam, ganun ba? Mama mo ako, diba? Ma, hindi ko naman sinabi na tumahimik ka na lang. Ang akin lang, syempre, nagbibinata na ako. May personal din akong buhay, kaya sana, bigay mo na sa akin yun. Ay, hindi ko gustong maging kontrabida sa personal mong buhay. Gusto lang naman kitang paalalahanan. At saka kahit 20 ka na, bata ka pa rin para magkaanak. Ma, normal lang na mag-explore kaming mga lalaki sa edad naming to. Sigurado naman ako na nag-iingat ako eh. Tsaka isang beses ko pa lang naman yung ginawa. O ayan na, kahit nakakahiya, sinabi ko na para di ka na mag-isip dyan. Sorry nak, nag-aalala lang talaga ako. O eh siya, pagkatapos mong manood, mag-review ka na ha? Okay ma. Papadudot, yun po ang unang beses na kinontra ko si mama at aaminin ko na medyo nakaramdam ako ng inis sa ginawa niya. Pero mabuti na lamang at marunong kaming makinig sa isa't isa. Naintindihan ko rin naman na nakapakanan ko lang ang iniisip niya. Kaya nakinig din talaga ako sa kanya, Papa Dudut. Tungkol naman sa panunukso sa akin ni Mama sa best friend ko. Totoo naman po yun na matagal na kong may gusto sa kaibigan ko. Pero pareho naming priority ang pag-aaral, kaya kahit nagkakaintindihan na kami ay hindi ko pa rin siya nililigawan. Saka na lang pag nakagraduate kami. Nang minsang bumisita sa bahay ang pinakamalapit na kaibigan ni Mama, aksidente ko pong narinig ang pag-uusap nila. Pinag-uusapan nila yung tungkol sa pagiging single ni Mama sa loob ng maraming taon. Napangiti na nga lang ako noon nang sa wakas ay pumayag siya na makipag-blind date naman kahit minsan sa tulong ng kaibigan niyang yon. At hindi ko nga akalain na may magugustuhan siya kaagad, Papa Dudut. Ma, isang oras lang lunch break namin. Kailangan ko rin makabalik sa school. 10 minutes bago yung klase ko. Ayos lang yun, nak. May gusto lang kasi akong ipakilala sa'yo. Hi, ako nga pala si Nick. Ikaw si Calvin, di ba? Ako nga po. Kaibigan po ba kayo ni Mama? Anak, manliligaw ko siya. Ha? Agad-agad, ma? Makariya ka naman dyan. Nanliligaw pa nga lang, di ba? Pero yung pagkagulat mo parang kami na, ha? Nakakatuwa naman kayo mag-ina. Kung di ko siguro alam na anak mo si Calvin, mapagkakamalan ko talaga kayo magtropa. Sa bagay, mas okay naman yung ganyan kayo ka-close. Kesa sa mag-inang hindi nagkakasundo sa mga bagay-bagay. Kailan naman kayo nagkakilala ni Mama? Last week lang. Alam mo na, ilan din yung nakadate ko bago ko nakilala si Nick.
Yung una, okay naman. Kaso nung nalaman niya na may anak na ako, ayun, nagpaalam na magsi-CR tapos hindi na bumalik. Natakot yata sa responsibilidad. Ekis na agad yun, ma. Dapat yung kaya kang panindigan. Paano kung kayo naman yung magkaanak, di ba? Kaya nga hindi na rin ako nanghihinayang. Saka sabi ko naman sa'yo, di ba? Gusto ko yung makakasundo mo talaga. Kung chick boy tapos walang sense of responsibility, wag na lang, ma. Hindi ka kayang alagaan ng ganung klaseng lalaki. Huwag ka mag-alala, Calvin. Hindi ako kagaya ng mga nabanggit ng mama mo. Aalagaan ko siya hanggat kaya ko. Ikaw talaga? Teka lang. Hindi naman porket gusto ka ni mama eh, gusto na rin kita. Nak! Chill ka lang, ma. May mga gusto lang ako itanong sa kanya. Ayos lang naman kung magtatanong ka sa akin. Good. Ma, huwag ka muna sisingit, ha. Usapan pogi muna to. Okay, nak. Ilang taong ka na? 32. Matanda lang ako ng... Alam ko. Mas matanda ka lang na isang taon kay mama. Wala ka pa ba naging asawa? O kaya naanakan? Wala pa. Binata pa talaga ako. Hindi ko kasi noon priority yung pagkakaroon ng girlfriend. Ganun yata talaga pag breadwinner ng pamilya. Pero ngayon, syempre medyo nagkakaedad na. Wala na sa kalendaryo yung edad kaya sinet ako ng pinsan ko sa isang blind date. Hindi na ako tumanggi pa. Buti na lang, mama mo kagad yung nakilala ko. Ano naman na gusto mo sa mama ko? Ang totoo niyan, unang kita ko pa lang sa kanya, gusto ko na kagad siya. Kahit hindi pa siya nagsasalita. Ang gaan ng ora niya eh. Tingin ko talaga noon, magkakasundo kami. Kung ganun, kailan kayo magpapakasal? Ha? OA niyong dalawa. Siyempre biro lang yun. Naniligaw ka pa lang naman sa mama ko, di ba? Oo. Saka kaya ko naman maghintay kahit gaano pa katagal bago ako sagutin ng mama mo. Sige, pasado ka na. Ha? Pasado ako saan? Naku, ganyan talaga yung anak ko. Dapat pumasa ka rin muna sa kanya. Talaga? Naku, buti na lang pala. Pero sa tingin ko, magkakasundo naman kaming dalawa. Tama ba ako, Calvin? Depende. Kaya huwag ka munang kampante. Alagaan mo si mama at lagi mo siyang irespeto. Kapag sinaktan mo siya, ako makakalaban mo. Anak, parang sobra naman yata yun. Basta magagawin ko po yun. Para saan pa't naging anak niyo ako? Hayaan mo na, Via. Ganyan din naman ako sa mga kapatid kong babae, kaya naiintindihan ko siya. Salamat ha. Sige ma, kailangan ko na umalis. Doon ako sa school maghihintay para di ako malate sa susunod na klase ko. Teka nak, hindi ka pa kumakain. Busog na ako sa mga ngiti mo ma. Masaya ako para sa'yo. O paano? Maiwan ko na kayong dalawa. Papa Dudot, kahit nagulat ako na may nagustuhan na kagad si mama sa mga naka-blind date niya, ay napangiti naman ako dahil unang tingin pa lang ay alam ko nang matinong lalaki yung magiging boyfriend niya kung sakali. Ganon kasi talaga tulad kay Nick yung gusto ko para sa kanya. Marespeto, marunong makisama at breadwinner pa ng pamilya. Kaya alam kong kaya niyang panindigan si mama. Ilang buwan lang matapos ipakilala sa akin ni mama si Nick ay sinagot na rin niya ito. Hindi na ako nagulat dahil kitang kita ko naman noon kung gaano nila kagusto ang isa't isa. Isa pa ay doon din naman ang punta ng panliligaw ni Nick, lalo na't maayos naman ang pakikisama nito sa amin since day one. Tuwing pumupunta si Nick sa bahay ay hindi na kailangan pang magluto ni mama. Siguro ay isa yon sa mga nagustuhan niya sa boyfriend niya. Magaling kasi itong magluto. Sa pagkakaalam ko kasi ay chef sa isang Chinese restaurant si Nick. Kaya naman kuhang-kuha niya talaga si mama. Pero sa katagalan, napag-isip-isip ko na kapag nakabuo na ng sariling pamilya si mama ay baka bigla na lamang akong mabaliwala. Madalas kasing nangyayari yon sa ibang kagaya ko na hindi naman tunay na anak. Alam ko rin na posibleng ang mangyari yon sa akin. Pagdating ng panahon, hindi rin naman ako yung pipiliin. Hindi ako yung magiging mas matimbang. Kaya noong nalaman ko na balak na nilang magkaanak dahil alanganin na ang edad ni mama, nagbago yung pakikitungo ko sa kanya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil sa iniisip ko ay naapektuhan ito ang relasyon naming mag-ina.
Hindi na ako sumasabay sa kanya sa pagkain at lagi na akong nagpapalipas ng oras sa kwarto ko at nagpapanggap na nagre-review para hindi niya ako pilitin na sumabay sa kanya. Ako na rin ang nag-aasikaso ng mga gamit ko dahil alam ko na darating din yung araw na hindi na siya ang gagawa noon. Lalo na kapag may anak na sila ni Nick. Pero sa pag-iwas ko kay Mama ay mas lalo naman silang napalapit ni Nick sa isa't isa. Sila na yung madalas na sabay kumakain, nanonood ng TV at naririnig ko pa silang nagkwekwentuhan. Hindi na ako kinakatok ni Mama sa kwarto gaya ng dati kapag nagpapalipas ako ng gutom. Hindi na rin niya ako dinadalhan ng merienda habang nagre-review ako. Ang dami nang nagbago mula noong maging sila ni Nick, Papa Dudut. Pakiramdam ko pa noon, Papa Dudut, ay nagkaroon ako ng kaagaw kay Mama. Parang nagkaroon ako ng kahati sa pagmamahal niya. Kaya naman sa halip na umuwi ako ng maaga ay tumatambay na lamang ako sa basketball court. At gabi na umuwi. Pinagsasabihan na nga po ako noon ng best friend ko na hindi ko dapat yon ginagawa sa Mama ko. Pero kahit siya ay hindi ko na pinakikinggan. Bakit ngayon ka lang? Gabi na. Linyahan ng mga nanay. Linya ko talaga yon kasi ako yung nanay mo. Calvin, tapatin mo nga ako. May problema ka ba? Pakiramdam ko kasi nitong mga nakaraang araw lumalayo ka na sa akin. O baka naman may ginagawa ka ng kalokohan. Kita mo na ma, bilis mo manghusga. Di ka naman ganyan dati ah. At hindi ka rin ganyan dati. Ano ba tong ginagawa mo ha? Baka mamaya, nagpapabaya ka na rin sa pag-aaral mo. Di ako nagpapabaya sa pag-aaral ko. Kung ganun, may problema ka ba sa school? Bakit ka nagkakaganyan? Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo pero hindi mo sinasagot. Anak naman, nag-aalala rin ako. Sana naman hindi mo nakakalimutan na may nanay ka pang naghihintay sa pag-uwi mo. Talaga ba, ma? May naghihintay pang nanay sa akin? Eh ang busy-busy mo nga dun sa Nick na yun eh. Sa sobrang saya nyo, di mo na ako napapansin. Ano? Paano hindi napapansin? Eh wala namang nagbago sa atin kahit naging kami na ni Nick ah. Saka Tito Nick, yun ang dapat na itawag mo sa kanya. Hindi kayo magkaedad lang kaya dapat matuto ka rin rumispeto dun sa tao. Respeto? Wow! Paano ko irerespeto yung taong nilalayo ka sa akin? Sige nga ma, sabihin mo nga. Hindi ako inilalayo sa'yo ni Nick. Saan ba nang galing yung idea na yan? Hindi mo ba napapansin, ma? Kayo na lang palagi ni Nick yung magkasama. Kayo na yung sabay lagi kumain, kayo na rin yung sabay manood ng TV. Minsan nga lumalabas pa kayo ng di ko alam eh. Eh di ba sa'yo na rin mismo nang galing na kapag personal na buhay, bigay ko na sa'yo yon? Eh di ganun din sa'kin. Saka sa ating dalawa ako yung mas matanda. Nasa tamang edad na ako para dun. Ikaw nag-aaral ka pa at kailangan mo pang magtapos bago ka mag-focus sa ibang bagay. At yung sinasabi mo na kami lang lagi ang sabay kumain? Di ba lagi ka namang nagkukulong sa kwarto mo? Akala ko busy ka sa pag-aaral kaya hindi na kita iniistorbo. Yung paglabas namin, hindi ko na yun kailangan pang ipaalam sa'yo. Grow up, Calvin! Hindi ka na dapat ganyan mag-isip! Dumating lang yung Nick na yun, nagbago ka na, ma. Siguro kaya ka nagkakaganyan kasi nagpaplano na kayo magka-baby, no? Pag may anak na kayong dalawa, wala na akong ganap dito sa bahay na to. Baka nga paalisin mo na ako eh. Ano? At bakit ko naman yun gagawin sa'yo? Anak kita. Hindi kita paalisin dito kahit na magkaroon pa kami ni Nick ng mga sarili naming anak. Ikaw yung panganay ko. Kahit anong mangyari, may lugar ka na sa puso ko at sa buhay ko. Kung ganun naman pala, bakit parang di ko na yun maramdaman? Sorry kung hindi yun ang nararamdaman mo. Pero anak, hindi totoong lumalayo na ako sa'yo. Ikaw yung gumagawa nun sa akin. Akala ko nga parte lang talaga yun ang pagbibinata mo. Kaya unti-unti ko na rin sinasana yung sarili ko. Pero masakit din pala. Mahirap din pala kasi nasanay na ako na sobrang close tayo. Nasanggang dikit tayo. Hindi na natin pwede ipilit yung ganun, ma. Kasi ngayon may Nick ka na sa buhay mo. Hindi na pwedeng lagi tayo magkasama. Lalo na pag nagkaanak kayo. Masakit yun, ma, sa totoo lang. Pero ngayon pa lang sinasanay ko na yung sarili ko.
para pag nangyari yun, kaya ko na. Di na ganun kasakit. Kung ganun, bakit iba yung pinaparamdam mo sa akin? Hindi ba dapat ngayon natin sinusulit yung panahon na nagkakasama pa tayo? Tapos ngayon, ganyan pa yung ginagawa mo. Gabi ka na umuuwi. Pinag-aalala mo ako ng sobra. Eh paano kung may mangyari sa'yo sa labas? Ma, sige na, tama na. Pagod ako eh. Gusto ko na magpahinga. Pero anak, kailangan nating pag-usapan ng maayos. Pasensya na pero walang magandang patutunguhan tong usapan nating to. Parehong mataas mga emosyon natin. Di tayo magkakasundo. O sige, magpahinga ka na muna. Papa Dudot, hindi ko akalain na mauuwi sa ganoon ang usapan namin ni Mama. Yon ang unang beses na napagtasa namin ng boses ang isa't isa. Pero kahit nasabi ko na yung mga gusto kong sabihin sa kanya ay parang gusto ko rin yung pagsisihan noong panahong yon. Pagkatapos kasi ng gabing yon ay mas lalong napalayo sa akin si Mama. Ipinagluluto niya pa rin ako ng almusal bago pumasok sa school. Work from home na lamang kasi siya noon kaya mas marami na siyang oras sa bahay. Pero kung kailan naman lagi na siyang nasa bahay ay saka naman kami nagkaroon ng distansya sa isa't isa. Kung noon ay araw-araw pa niyang inaabot sa akin yung baon ko sa pagkakataong yon. Inilalapag na lamang niya sa dining table yung allowance ko para sa buong linggo. Kahit gabi na akong umuuwi ay hindi na rin niya ako sinisita. Tuwing oras naman ng pagkain ay tinatawag niya ako para magkasabay kami pero hindi rin naman kami nag-uusap. Nalungkot po ako noon, Papa Dudot, parang namiss ko bigla yung makulit kong nanay. Alam ko rin naman po na kasalanan ko rin kung bakit naging ganon ang pakikitungo ni Mama sa akin. Hindi ko siya pinakinggan. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataon na ayusin yung di namin pagkakaunawaan. At mas lalo pang nadagdagan yung lungkot na nararamdaman ko nang marinig ko yung naging pag-uusap nila ni Nick, Papa Dudot. Han, ba't parang ang tahimik mo ngayon? Napagod lang sa trabaho. Anong oras ka uuwi? Maya-maya sana kaso, para naman kita iiwan kung ganyan kakalungkot. May problema ba? Ay, si Calvin kasi. Pakiramdam ko, lumalayo na yung loob niya sa akin. Baka naman pakiramdam mo lang yun. Siyempre, binata na yung anak mo. Nadadagdagan yung mga kaibigan niya. Marami na rin siyang gustong gawin na siya lang mag-isa. May mga oras na mas gusto niyang kasama yung mga kaibigan niya. Kaya hindi mo na talaga maaasahan na magkakasama kayo lagi tuwing free time niyo. Hindi lang kasi yun ang problema. Nagkasagutan kasi kami nitong nakaraan lang. Ha? Eh bakit naman? Nagtatampo na pala yung anak ko kasi pakiramdam niya. Nagkakaroon siya ng kaagaw dahil sa'yo. Kaya ayun, parang inilalayo na niya yung loob niya sa akin. Eh napag-usapan niyo na ba ulit yung tungkol dyan? Kailangan niyo linawin yung hindi niyo pagkakaunawaan. Pag tumagal pa yan, baka hindi na talaga kayo magkaayos niyan. Gusto ko naman siyang kausapin tungkol doon. Pero sa naging reaksyon niya kasi nung nakaraan, mukhang hindi pa siya handang pag-usapan yun. Subukan mo lang. Alam mo, kung hindi kasi ikaw yung mauuna, hindi kayo makakapag-usap. Siyempre, marirealize din ni Calvin yung mga mali niya. Kaya malamang, mahihiya yun na makipag-usap sa'yo tungkol sa hindi niyong pagkakaunawaan. Nakakalungkot pa rin kasi. Alam mo ba, sinabi niya sa akin na kapag may anak na tayo, mawawala na siya ng ganap dito sa bahay. Hindi ko alam kung bakit niya naisip yun. Anak ko siya. At mahal na mahal ko siya, Nick. Kaya imposibleng mangyari yung sinasabi niya. Han, naiintindihan kita. Pero naiintindihan ko rin siya. Nag-a-adjust pa kasi yung anak mo. Sabi pa niya, sasanayin na niya yung sarili niya sa ganon. Kasi hindi na raw kami pwede na laging magkasama. May punto naman siya, Han. Hindi lang talaga kayo nagkaunawaan. Sa ginagawa kasi ng anak mo, gusto niya rin tayo bigyan ng privacy. Sinasacrifice niya yung oras na pwede pa kayo magkasama para mas makilala natin yung isa't isa. Ganun ba talaga yun? Oo, Han. Ganun yun. Nakalimutan mo yata na lalaki rin ako. Siyempre, kung meron man na mas makakaintindi sa kanya ngayon, ako dapat yun.
Bakit ganun eh? Ako naman yung nanay niya. Ako dapat yung mas nakakaintindi nun. Nagawa mo naman lahat bilang ina sa kanya. Hindi ka nagkulang. May mga bagay lang talaga na hindi mo na kontrolado bilang mama niya. Lalo na, nagbibinata na siya. Nagmamature. Siguro minsan, makakapagpakita pa rin siya ng immaturity. Pero wala naman siyang magiging improvement kung hindi siya dumaan sa ganun. Alam mo, hindi talaga ako nagsisisi na ikaw yung pinili ko. Kasi ngayon pa lang, alam ko nang hindi ka lang sa anak natin magiging mabuting ama, kundi pati na rin kay Calvin. Salamat, Han, ha? Buti na lang nandyan ka palagi para sa akin. Drama naman. Basta ha, mag-usap ulit kayo ni Calvin. Kailangan nyo yun. Oo na. Kung magkasagutan man kami ulit, mas lalawakan ko na lang siguro yung pangunawa ko. Kung magkakasagutan kayo, pwede rin naman ako maging referee. Aabutan ko na lang kayo ng gloves, tapos doon na lang ilabas mga hinanakit nyo sa isa't isa. Magboxing kayo, papawis lang ba? Loko ka talaga. Umuwi ka na nga. Ayoko, dito ako matutulog. Oy, hindi pwede. Bakit hindi pwede? Natatakot ka ba sa akin? O baka naman, natatakot ka na hindi mo kayanin yung karisma ko, kaya… Ang kapal mo talaga! Umuwi ka na! Papadudot matapos kong marinig yung pag-uusap nila ni Nick, lalo akong nakonsensya sa ginawa kong pananagot kay Mama. Kung tutuusin ay hindi naman naging sagabal sa samahan namin yung relasyon nila ni Nick. Akala ko kasi kagaya lang din ng ibang lalaki yung naging boyfriend niya. Yung tipong magaling lang sa simula. Yung mabait lang sa una para magpa-impress. Pero pag sinagot na ay doon na lalabas yung tunay na ugali. Pero iba si Nick. Naramdaman ko talaga na pure yung intention niya para sa mama ko. Isa pa ay hindi rin po siya nagpatawag na tito. Mas gusto niya rin yung parang magkaibigan lamang kaming dalawa. Para hindi ako mailang sa kanya, kaya Nick pa rin ang tawag ko sa kanya kahit sila na ni mama. Matapos ang gabing yon, ako na mismo ang nag-isip ng paraan para makausap si mama. Gusto ko kasi noon na humingi ng tawad sa kanya. At para magawa ko yon ay hiningi ko rin ng tulong ng best friend ko. Nagtanong ako sa kanya kung anong pwede kong gawin para makabawi sa nanay ko. Hindi ko na kasi kakayanin kung tatagal pang ganon ang pakikitungo namin sa isa't isa. Kung merong mang mas dapat magbaba ng pride sa amin, ako yon at hindi si mama. Sa laki ng utang na loob ko sa kanya, nilawakan ko pa sana yung pangunawa ko at hindi naging makasarili. Pero bago ko yon magawa ay may isang pangyayari na nagpayanig sa katatagan ko noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, akala ko noon ay na-realize ko na kung gaano kahalaga sa akin si Mama. Pero may isang bagay pa pala ako na hindi natututunan noon at napagtanto ko lang yon dahil sa nangyari. Nasa school pa ako noon, wala yung instructor namin para sa pang-alaunang klase. Kaya tumambay muna kami sa basketball court. Sinunda naman ako ng best friend ko. Gusto niya raw kasing kumustahin yung problema namin ni Mama. Pero wala akong maikwento sa kanya dahil hindi pa naman kami nakakapag-usap. Habang nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap ng best friend ko ay tumawag naman si Nick. Papadudot, para akong binuhusan ng malamig na tubig nang sabihin niya sa akin na balak na ni Mama na sumunod kina Lolo at Lola sa abroad. Katatapos lang daw nilang mag-usap noon at nag-aasikaso na rin si Mama ng mga requirements. Kung ano na ang iniisip ko ng sandaling yon, Papa Dudut. Iniisip ko na baka nasawa na si Mama sa akin, kaya nagpa siya na lamang siyang sumunod kina Lolo at Lola. Maaga akong umuwi noon sa pagbabaka sakali na mabago ko pa ang isipan ni Mama. Pero sa pag-uwi ko ay hindi siya ang naabutan ko, Papa Dudut. Ma? Nandito ka ba sa bahay? Oh,
nandito ka pala. Nasaan si mama? Umalis. Gusto ko nga sana samahan pero ayaw niya eh. Pero bakit ka nga nandito? Kalilipat ko lang ngayon dito, Calvin. Dito na ako titira. Ano? Kung susunod na si mama kina lolo't lola sa Canada, bakit patitirain ka pa niya dito? Hindi naman basta-basta mag-migrate. Mahabang proseso yon. Pero habang nag-aasikaso pa kami, dito na rin muna ako para magkasama pa tayong tatlo. Iiwan niyo ako dito na mag-isa? Akala ko ba mahal ako ni mama? Hindi niya man lang ako sinabihan na aalis na pala siya. Ang totoo niyan, hindi naman talaga aalis ang mama mo. Ano? Ibig mong sabihin, hindi talaga siya magmamigrate sa Canada? Eh sira ulo ka pala eh. Ibang klase rin yung trip mo eh, no? Nakakapikon. Kala ko ba mature ka na? Bakit parang teenager na Calvin pa rin yung nakikita ko sa'yo? Uto-uto. Gusto mo talaga ng away? Suntukan na lang tayo. Doon tayo sa labas. Pangatawa na mo yung yabang mo. Nakakalalaki ka ni. Chill. Masyado ka namang mainit. Hindi ako pumapatol sa bata. Hindi na ako bata. Sige, sabi mo eh. Kaso sa pananalita mo, sa pagiging utu-utu mo, para sa akin, bata ka pa rin. Ano ba talagang gusto mo mangyari? Yung sirain kami ng mama ko para masolo mo siya? Sirain kayo? Napaka-childish naman ng ideyang yun. Hindi ko ibababa yung sarili ko ng ganun para makasama ang mama mo. Magkakasama kami kasi gusto niya at hindi dahil minanipula ko siya. Yan yung dapat mong maintindihan. Alam mo, kaya ako sinabi na may balak nang umalis yung mama mo kasi gusto kong makita yung magiging reaksyon mo. Akala ko kasi wala ka na talagang pakialam. Tagal na nung nag-isagutan niyo pero hanggang ngayon hindi pa rin kayo nag-uusap. Ano bang plano mo? May plano ako. Inunahan mo lang ako. Pakialamero ka kasi. Hindi ka nakakatuwa. Alam mo ba yun? Alam ko. At ganyan din man yung mararamdaman ko kung ako'y nasa sitwasyon mo. Pero gusto ko lang malaman mo na wala akong masamang intensyon sa ginawa ko. Sa nakikita ko, mabait ka naman. Pero may kulang pa sa'yo. At sino ka naman para pakinggan kita? Walang kulang sa akin. Epal ka lang. Tama ka naman. Wala akong karapatan na makialam. Pero kinausap ako ng mama mo at sinabi niya na kung pwede, kapag nagsama na kami, maging tatay ako sa'yo. Sinabi niya yun? Oo. Kita mo na. Ikaw pa rin yung iniisip niya kahit magkakaanak na kaming dalawa. Buntis na siya pero hindi niya masabi sa'yo kasi baka hindi mo yun magustuhan. Akala ba niya magagalit ako sa kanya? Base sa huling pag-uusap niyo, oo. Alam mo, wala namang problema sa akin na maging malapit pa rin kayo ng anak kanya kahit na anong mangyari. Hindi niya ako totoong anak. Tita ko siya. Pero siya na nagpalaki sa akin mula nung iniwan ako ng nanay ko. Alam ko. Sinabi niya sa'yo? Hindi. At hindi na rin niya kailangan sabihin. Sa edad niyo pa lang, alam ko na. Pero hindi naman importante sa akin kung totoo kanyang anak o hindi. Kasi sa nakikita ko, mahal na mahal ka talaga niya. Doon pa lang, kuhang-kuha niya na ako eh. Kung nagawa niyang maging mabuting ina sa'yo, hindi ako matatakot na magtiwala sa kanya na kaya niya rin yung gawin sa magiging anak namin. Tiwala, di ba? Yun ang hindi mo na ibigay sa kanya. Yun nga yung dahilan kung bakit gusto ko siya makausap eh. Ang totoo niyan, may plano na talaga ako. Plano ko pa nga sana na sorpresahin siya. Pero hindi ko alam na magkakaanak na pala kayong dalawa. Sorry. Sorry talaga. Kay Via mo dapat sabihin yan. Mag-usap kayo. Bumawi ka sa kanya. Alam mo kasi, bihira na lang yung mga kagaya niya. Yung kahit hindi pa siya nagkakaanak talaga, sa puso niya, ganap na siyang ina. At dahil yun sa'yo. Papa Dudot, kahit na hindi naman talaga ako umiiyak at napaluha ko sa sinabing yon ni Nick, marami akong na-realize sa ginawa niyang yon. Doon ko napagtanto na marami pa pala akong hindi nauunawaan. Sa dami ng sinakripisyo ni Mama para sa akin ay nagawa ko pang siyang saktan sa mga salitang binitawan ko nung huli kaming mag-usap. Pero sa kabilang banda, nabunutan ako ng tinik noong nalaman ko na hindi naman pala siya aalis. Hindi ko kasi alam kung kakayanin kong mapalayo sa kanya. Aminado naman po ako noon na hindi ko pa kayang tumayo sa sarili kong mga paa. Kaya parang nalusaw
yung katatagaan na meron ako sa ideyang iiwan na niya ako. Tama naman po si Nick. Dapat ko ring isipin kung ano yung magpapasaya kay Mama. Dapat ko ring matutunan na magtiwala na hindi niya ako iiwanan tulad ng ginawa ng biological mother ko. Siguro ganun lang po talaga kapag nakaranas ng iwan ng isang tao. Nandun na yung trauma, kaya kapag na-attach na sa isang tao ay mahirap nang makawala. Mahirap kapag nawala yung taong yon, kaya naman bago pa mahuli ang lahat. Ginawa ko na yung dapat kong gawin para makabawi at magpasalamat man lang sa pinakamahalagang babae sa buhay ko, Papa Dudut. Wow! Sino nagluto ng almusal natin ngayon? Mukhang masarap ah. Sino kaya yung may nagawang kasalanan sa inyo, ha? Mukhang malaki yung nagawang kasalanan sa dami ng pagkaing hinanda eh. Umamin na yung gustong umamin. Ma. So ikaw yung may pakana nito? Anong nagawa mo, nak? Nakabuntis ka ba? Kaya... An, kumalma ka muna. Painggan mo muna si Calvin. May importante siyang sasabihin sa'yo. Totoo ba yun, nak? Totoo, ma. Gusto ko kasi sanang mag-sorry sa nangyari dun sa huli nating pag-uusap. Sa tingin ko, sumobra ako nun. Naging selfish ako. Hindi ko naisip na bukod sa pagiging nanay ko, may personal ka ring buhay. At hindi lang ako yung may karapatan na maging masaya. Sus, ang drama naman ng anak ko. Ayos na yun. Alam mo, bago mo pa tumaisip, plano ko na rin sana talaga na kausapin ka. Pero naunahan mo na ako eh. Kinausap ka rin ba ni Nick? Nak, hanggang ngayon ba naman, Nick pa rin ang itatawag mo sa kanya? Di magtatagal, magiging asawa ko na siya. Kaya dapat tawagin mo na siyang tito. Hayaan mo na siya, Han. Ako rin naman may gusto nun. Lakas kaya maka-thunders ng tito. Kaya mas okay na yung magtawagan na lang kami sa pangalan para cool. Ay nako, magkakasundo nga talaga kayong dalawa. Pero seryoso anak, kinabahan ako kanina ha. Akala ko kasi nakabuntis ka na kaya kailangan mo nang bumawi sa akin. Praning din talaga to si Mama eh. Sabi ko naman diba, isang beses ko lang ginawa yung kalukuhan na yun. Nadala lang ako sa tuksuan ng tropa. Alam yan ni Nick. Pag ganitong edad kasi ma, tutuksuin ka talaga pag di ka pa nabibinyagan. So bad influence pala yung mga tropa mo. O dahil dyan, hindi ka lalabas ng bahay ng isang buwan ha? Ma, isang buwan? Nick, tulungan mo naman ako kay Mama. Bahala ka dyan. Daldal mo kasi. Kung di mo yung sinabi, edi safe ka sana. Hugas plato ka muna ng isang buwan. Di ba, Han? Hindi lang hugas plato. Maglalaba rin yan. Grabe, hustisya naman oh. Hustisya, hustisya ka pa dyan? Teka nga, bago tayo magkalimutan, kumusta na yung best friend mo? Umamin ka na ba sa kanya? Siyempre, hindi pa. Ayun lang, mahina. Naku, mukhang kailangan mo tong i-coach, Han. Mag one-on-one kayo para matutong manligaw tong binata ko. Kala ko ba gagraduate muna ako bago ako magka-girlfriend? Ay, nagbago na isip ko. Baka kasi maagawan ka pa ng iba, eh botong-boto pa naman ako dun sa best friend mo. Si Mama naman nakakalimot na. Di ba pag personal na buhay? Oo na, hindi na ako makikialam. Pero, hindi ka pa rin pwedeng lumabas ng bahay ng isang buwan. Kaya pagkatapos nating kumain, sisimulan mo na yung hugas plato mong parusa. Tama ako? O tama ako? Mga babae talaga, laging tama. Pero seryoso, Ma. Salamat, ha. Oh, para sa naman yan? Kasi kahit na may pagkakataon ka na sumama na lang kina lolo't lola sa Canada, hindi mo pa rin ginawa. Aba, syempre naman. Nandito ka eh. Saka diba nga, okay na ako rito. Hindi ko kailangan ng snow sa Canada. Okay na ako sa kinayod na yelo ng halo-halo. Alam mo ba, Ma? Pinagtripan ako nito ni Nick. Sabi niya may plano ka raw pumuntang Canada. Ano? Sinabi niya yun sa'yo? Oo, Ma. Nagmadali tuloy akong umuwi nun. Plano ko nga sanang itago yung passport mo para di ka makaalis eh. Ganon? So pinagtripan ka pala ni Nick?
binabawi ko na yung parusa ko sa'yo. At ikaw, Nick, dahil intrimitido ka, ikaw yung maghuhugas ng plato mamaya at sa susunod pang mga araw. Han, ba't naman ako nadamay dyan? Papa Dudot, napakaswerte ko po talaga dahil napakabuti ng nanay na nagpalaki sa akin. Hindi man siya yung nagluwal sa akin, ay higit pa sa pagiging ina ang nagawa niya. Sa laki ng sakripisyong ginawa niya noon ay parang nagkaroon na rin ako ng ama sa katauhan ng mama ko. Kaya naman po yung inaasam-asam kong diploma ay sa kanya ko rin iaalay pag nakatapos na ako sa kolehiyo. Sa ngayon, Papa Dudot, ay kasal na sina Mama at Nick. Nakapanganak na rin si Mama, kaya ako naman ang tag-aalaga niya sa kapatid ko tuwing wala akong pasok sa school. Konting panahon na lang din po at gagraduate na ako. Balang araw may pagmamalaki rin ni Mama na may anak na siyang arkitekto. Tungkol naman sa biological mother ko ay hindi pa rin siya nagpaparamdam. Kahit na hindi na ako alagain pa tulad noong iniwan niya ako kay Mama. Hindi rin po ako nagtanim ng galit sa kanya. Pinatawad ko na lamang siya kahit na hindi niya yon hiningi sa akin. Basta kung nasaan man siya, sana'y masaya siya sa buhay na pinili niya. Hindi ko na rin po inalam kung sino yung tatay ko kasi para sa akin ay buo na yung pamilya na meron ako. Si Mama, si Nick at yung bunso kong kapatid. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudot. Maraming salamat po sa paglalaan ninyo ng oras para ibahagi ang kwento ng buhay ko. Maraming salamat din po sa Barangay LS sa pagkakataong ibinigay ninyo sa amin para magbahagi ng kwento dito sa Barangay Love Stories. Mabuhay po kayo, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Calvin. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via livestream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.